Kumusta pag lalbunso? Ang bilis, ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang si Christian na yung batang paslit na Kumusta po yung bunso niyo, Nay? Ano po ba, mas nagiging mabuting bata ba siya o magiging makulit? Hindi, mabait siya. Ang lang nila nung magtrabaho ako, Mama, wala kami pambaon. Oo, padala ako na. Padala niya J-Cas ng beta, padala ko siya. Saka minsan naman, hinahatiran ko talaga sila pagkain. Oo. Every, isinas katapusan talaga yung kalakalahatin dito yung mahatid ko. Ang lahat naman ng sweldo ko, mapupunta rin naman sa kanila. At hindi ko maiwasan na kung diyan lang naman ako maghahanap buhay kaya nai-stress ako sa anak kong babae. Bakit? Nagtanan yun. Tapos umuwi ng anak ko na. Sa San Miguel nga ngayon yung anak na kumpay na husan nito. Kaya pa si Boyboy na may karamdaman din. Kailan nung nagtanan? 1 year. Diba nung pasukan yung pagkatapos yung pandemic natin? Oo. Diba't naglayas yun? Yun pa rin po, yun yung naglayas siya. Yung kwento nyo. Kaya ako namasukan nung umuwi siya dahil buntis. Tapos pagdating niya? Buntis na po. Buntis na, may anak na ngayon. Nakasasangyay ko yun, nakumpay. Nadagdag sa problema ko kay Boy. Bakit po kaya ganyan yung... Baka naman si... Kumusta naman yung scholar natin? Kasi naman din yung lang sa kanya. Napauwi talaga sa teacher paminsan-minsan. Kasi nung Bernice din, binala ko naman yung sa doktor. Check up sana niya noong Bernice. Hindi, nakadagan yung anak ni Tintin din na sa hospital. Sino pong Kengkeng? Yung babae kong anak din sa isa-isang mga. Bakit yan ah? Ibig ko palang sabihin, may boyfriend siya nung umalis siya. Lumayas siya, sinabi niyo sa akin noon, hinanap niyo siya noon. Diba hinanap ko talaga tayo? Hindi, 2 buwan. Hindi pala eh. Hindi niyo na open ulit sa akin, sana nanawagan ho tayo. Hindi ka man. Hindi ka naman nag-away ho. Hindi, ibig ko sabihin, may mga nakikita naman tayo. Ang dami pang pagkikita po, di ba? But di nyo na open para sana... Umpisa nag-ano yung hindi kumaano yung sarili ko na butang lagi. Ba't kaya ganun na? Sa kabila ng sakripisyo nyo, yung pagpapagal nyo, yung nakikita naman nila eh. Bakit kaya ganun? Siyang bukod kaming babae na ganyan siya. Pero naman yung mga anak ng lalaki. Hindi naman ho. Tapat lang po sa... Okay. Kala ko lahat na nagkakaroon na ng problema. Si ate lang. Kuya si Bonso din. Naman... Kumusta si Bunso? Tutok yan sa aral. Hindi yan. Hindi, ibig ko sabihin yung yung pag-uugali po niya. Alam mo, pagbabago. Tarin mo, kung ano yung wali niya, lumalit pa siya, magpahanggang ngayon siya pa rin. Okay. Sabi nga sa akin yung Pasko kasi, Ma, sabi ni Tatay, punta raw ako sa Pasko. O nung hapon, nung Pasko, namista ako dahil birthday niya. Oo nga. Nakapunta ka ba ng Pasko, Bunso? Ba't di ka nagpunta? Ang hiyak pumunta. Wala raw siyang service. Eh, ba't siya ako dahil pumunta ka, anak? Makabili ka man lang 2 bread. Sabi. Mama, wala akong sasakyan. Eh, di ako pumunta. Wala ko siyang bread. Naya pa. Ilan taon ka na, Bunso? Nga? 40. Kaanuan mo lang pala sila, kuya mo. Si bibilan na lang kitang bread. Ilang pirasong brief ang gusto mo? Binata ka na, baka masilipan ka. Maraming brief yan. Pagpasok naman ng ate niya doon sa amin na nasa storage mga damit nila eh.
hahaputin, ipasusuot sa asawa. Kaya nung sabi ni Boyfriend, mamo ka na nga umalis. May brief po siya, napasuot lang doon sa asawa nung ate niya. Grabe naman, no? Pati at brief ng kapatid niya sa asawa niya, walang brief yung asawa niya. Wala, tiyak siguro kasi pag ako talaga uuwi galing sa trabaho, medyas, bilanggo sila, kahit napapano, tag-tatlo-tatlo. Eh siya, hindi ko na isinasali sa budget dahil nag-asawa siya. Hmm. Eh kasali siya sa budget kung hindi siya nag-asawa. Eh nag-asawa na siya. Sabi ko, nag-asawa ka na, yung asawa mo may pananagutan. Napunta sa brief yung kay Buboy, ano? You know? Napunta si Nanay Ana dahil kay Buboy may masamang balita. Sige na, ikwento niyo sa amin. Paano niyo nalaman na meron siyang... Di ba't nandito ako sa inyong nakaraan? Kumuha ko ng eskura niya. Pero check up talaga niya. Pinala ko po siya sa karta. Ang finding sa ano niya, laboratory. Mahulog na sa leukemia, sakit niya kung hayaan. Leukemia? Oo. Bakit po ganun? Bakit... Hindi siya magkakatulog eh. Hmm. Sabi ko baka na ano na save dito siya. Depre sa papa niya ga. Hmm. Ako iisipin papa mo kasi kahit naman anong gamot na idalhin sa doktor si papa niya, wala mang kagalingan at ayaw naman ayos yung sarili niya. Gusto na lang niyang maupok matulog. Hmm. Ipakainin na lang natin na pakainin yan hanggat may kainin. Hmm. Huwag mo na intindihin, papa mo, ang mahalaga, mag-aral ka. Eh, 3 weeks na ako sa bahay. 4 na beses na yan pinapauwi ng teacher ka. So, nahihilong sa loob ng school. Kaya hindi ko matis, pinagamit ko. Babalik ko nga sana pagpa-check ka. Mag-check an opinion tayo, no? I-try ko kay Dr. Uman niya. Kasi parang kapamilya naman namin yun. Baka naman hindi kami... anuhan lang, taasan sa presyo kasi alam mo na may doktor pag private, napakahirap. Kaya sabi ko sa kanya, kung mag-alala na, magbigay ng eskular ng tatay, kahit mo nitong Marso, ibuhat natin sa gamot mo. Kasi nung nakaraan, ang resulta niya, ay very tablet, tsaka kailangan daw na halos araw-araw makakain frutas. Sa ngayon pilay si Nanay Ana, siya lang po yung nagtatrabaho, nagkumakayod. Kasi nga si tatay, parang nag-isip bata po siya. Hindi pa rin po okay si tatay, ano? Bakit po kaya, ano? Sabi ng doktor, sabi niyo naman, nang galing sa inyo, 2 check-up na, wala naman siyang problema. Oo, hindi lang 2, tay. Hmm. Yung mga ano ni papa mo, pakita natin kay tatay ng mga check-up sa doktor. Kasi hindi lang 2, tay. Bumastos din ako ng marami. Yeah? Ano sa tingin yung problema ni tatay? Hindi ko nga maaan. Kasi nung kapanahonan kasi maliliit pe, anak ko, magtatrabaho yan sa Maynila, sa Malabong. Minsan kasi isang buwan hindi uuwi sa amin. Minsan uuwi, minsan hindi. Hindi baka ka ako nung kapandemic at ala siyang discharge eh. Hindi siya makatrabaho. Siguro may naaalala siyang bigyan nung hirap niya. Wala man siyang maibibigay eh, kasi wala siyang trabaho. Kaya lang naman kami makakakain. Dahil nga, ayan niya ang trabaho ko lang, ganun lang. Kaya naman ako, lumapit talaga sa'yo ngayon. Kasi ganito tayo. Kung hindi nalalabas, hindi na kami tapos. Kaya pa may mga sakit dito, diba? Gusto ko malaman yung ano ni Bonso, yung ganyang kalagayan ng buhay niyo. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung nasa isip mo ngayon? Nahirapan ka ba sa sitwasyon nyo? Naguguluhan ka ba? Imbes na makapag-focus ka sa pag-aaral? O kasi may mga bata naman, yung problema, ginagawa nilang ano yun, parang lakas, para mas mag-aaral pang mabuti, inspirasyon, ganun. Basta siya, minsan pag walang saingin almusalan, liligo, hilamos. Kung hindi maligo, hilamos, bibihis. Yan, magbibihis na sana, nak. Pag-drive mo muna ako, kung na tayo sa tatay, kid mo.
lang naman, mainam at may kaklaseng pumunta. Hapdi raw sila, mamayang hapon ang pasok nila ang teacher. Ewan ko kung saan pumunta. Nagsigi ka ako, napunta na tayo doon kasi talagang walang ma, ano, wala talagang magagawa. Sabi lang akong ibang naisip na punta ikaw. Hindi man ako makapaghanap, boy. Hey, boy, boy, ma. Alam mo naman, maki mama. Huwag ka na mamang pumasok talaga. Dito na lang talaga. Tayo. Si Buboy po, makamama o makapapa? Makamama. Si Bonso? Mama din. Hmm. Tanong ano mo sa ba? Kanila. Ba't ka naiyak ka ba? Ba't ka naiyak? Sabi, makinig ka na. Sige, magsumbong ka kay Tatay Ramo. Buti mataba naman siya. Sabayan ang tagatanggap ng Gika. Nak, oras merienda, magmerienda ang Kuya Boyboy mo. Sila lang naman tutok ang ano sa bahay. Ang sabi ko sa nila, kompleto yun lang. May tuyo, may asin, may bitsin, may bigas. Basta sila na nasa school. May baong pang merienda. Okay, sabi ni mama mo, ikaw yung tumatanggap ng sahod niya. Okay, magkano pinapadala ni mama mo? Malagpas lang po ng 300. 300? Yung kanya, pang baon. 300 sa ano yun? Isang linggo. Pang baon lang niya yung. Okay, kala ko yung... Sa pangbaon. Yung allowance. Sa pag-aral. Yung allowance, so? Yung allowance nila, bibigyan mo sila sa isang linggo 1,000 sa pagkain. 1,000. Minsan 350 baon niya. Lalo na ito sabihin, mama, may project ako. Bigyan ko siya 350. Gaano lang naman sweldo ko kay 6,000 isang buwan. Gaano nahihirapan si Christian sa kalagayan ng buhay ngayon? Yeah, mag-open ka saan. Gusto kong makakuha yung sa loobin mo. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Baka yung may mga bata ngayon na yung kagaya ng sitwasyon mo. Pero gusto ko kay Christian, kay Bonso naman. Ano siya? Kahit na ramdam ko yung ano eh, ramdam ko yung hirap ng sitwasyon niyo. Tapos nakakatawa-tawa pa rin. Hindi siya ano si Bangutin. Yung huling punta ko doon, Nay, kayo po yung pinuntahan ko noon. Magtatanong nga po ako noon kung saan nyo binibili yung mga basahan nyo. Nung nakita ko siya, hindi ko ba alam, nakaramdam po ako ng awa kasi wala kayo. Tapos yung tatay ayaw kumilos, parang gutom, ganun, hindi pa kumain. Parang hirap pagka yung mga magulang talaga. Ano sabi? Mama, pag wala ka kasi ganito, walang mag-utos sa amin na magsikain na kami. Dahil si Papa minsan, pag kumain kami almusalan maaga, nagagalit sa amin. Eh siyempre, mag-almusal kasi papasok na. O minsan, pag Sabado't Linggo nga, kakain lang sila tanghalian lang. Hindi rin sila kakain nung minsan, hindi na sila kakain haponan. Ang tanghalian nila, alas 5, alas 3. Eh saan mapupunta yung bigas ka ako? Yung kalahating bulko ba sa isang kinsinas, mauubos. Diba? Minsan, naaabutan ko pa naman na may tira pa yung kalahating bulko. Ahatid na ako ninong bigas, may kalahati pa silang ano. Minsan naman, pag hindi ko sila ano, mag-grocery na ako sa office bago ako umuwi. Yan, problema naman, sumbong nila. Yung wrong grocery nila, mawawala rin sa lagayan nila. O, kaya sabi ko, dapat, binilhan ko na padlock yung storage na lagayan ng pagkain niya. Dapat naka-storage yan. E minsan raw yung susi, pag nahawakan ng papa nila, hahanapin nila, hindi na nila makita. Kaya yung lagayan namin ngayon, basag na naman. Bulso, mag-aral ka naman mabuti ha. Pagbutihan mo ha. Huwag kang gagaya dun sa kapatid mo nag-asawa na. Ilan taon na ho siya ngayon? 17 lang yun sa tingin. Tignan mo, 17, 15, 15 ho siya nag-asawa. Magpipiptin pa lang. 40? Ganun ho yung mga kabataan ngayon, ano? Ano kayang problema niya? Bakit kaya ganun? May cellphone ka ngayon. Oh, naliligaw na, siyempre.
Kasi pag kami mga hindi nagagabayan ng mga ano, paniguradong may nanliligaw. Oo. Hindi, sa'yo may nanliligaw. Kasi baligtad ngayon yung babae na nanliligaw na eh. Totoo yun eh, tatang, ano ko nga. Ah, yun totoo. Nakita mo si Jaja. O, pupunta. Sinong Jaja? Jaja, kapitbahay namin. Yan na, gusto ko si Christian. Eh, siya naman ilap-ilap sa babae. So, may mga ganun pala sa'yo? Kaya, Christian, dun sa ilan? Mga sampu? Mga lima? Baka, anong sinasabi nila? Hindi, sa ano talaga, pogi naman si Kuya Christian na tao sa ngalong. Saan lagay nun? Papulian. Okay. Anong pakiramdam sa iyo pagka ganun? Si ikaw yung liniligawan. Ha? Nakakairita. Nakakairita. Oh. Okay. So mas gusto mo ikaw yung manligaw. Gusto mo mas hindi ko ako manligaw. Paano magpagkatanda ang binata? Hindi ito kasi umunong pag-aalan ko. Ayun. Okay. Ano pa siya? Bata pa siya naman, Nay. Pero ikaw, tatapusin mo muna pag-aaral mo. Okay. Ba't matatapusin muna yung pag-aaral? Para matulungan ko yung magulang. Ba't gusto mo sila matulungan? Paiyakin na naman kita, no? Hindi, Kuya Christian, pagpatuloy mo yan, ha? Yung... Alam ko yung ibig niya sabihin na naiirita siya. Ibig sabihin, pwedeng focus muna siya o wala pa sa mawang ng isip niya yung ganun. Parang hindi siya komportable pa. Bata pa yung isip. Ganun nga, no? Focus muna. Isipin mo muna si mama at papa mo. Mas anuhan mo, mas bigyan mo ng pansin ng papa mo ngayon. Tignan mo, Kuya Christian, pag pinagpatuloy mo yan, sinasabi ko ulit, ang mga sino mang mga bata, sino mang mga anak na inuuna yung kaligayahan ng mga nanay at tatay, tinirespeto sila, inalagaan sila, ibibless ni God. Totoo yun. Ibibigay ni God higit pa dun sa pinapangarap mo. Kaya, huwag magbago, ha? Naiyak siya. Yung tignan niyo yung pilik mata niya, Kategram. Mga haba ng pilik mata niya, oh. Siya yata yung pinakagwapong anak niyo, eh, no? Nay. Lahat naman gwapo, pero si Bunso yung pinaka. Sino pong agree dyan, Kategram? I-heart nyo naman si Bunso. Natanong ko siya noon, Nay. Nung nabisita ako, no, Bunso, sabi ko nga siya noon, paano kung may magpapaaral sa'yo, kunin ka, papayag kaya yung mama mo? Anong sagot mo ng Bunso noon? Hindi siya papayag. Yan nga at saka si Bredo. Hindi sila makapagtagal na hindi nila ako kapiling sa gabi. Silang dalawa. Ibig sabihin po, katabi niya pa akong matulog. Sa kama. Ipapa nila na sa upo pa. Ang bayto ng mga anak niyo. Napaka-bless nyo sa mga anak nyo, Nay. Kaya ingatan nyo yung mga anak nyong natitirang mabait. Lahat naman mabait. Hindi ko lang alam si ate, ba't ganun? Kaya sa mga nangungulit dyan kay Bunso, kay Christian, ano muna dyan kayo? Kalma muna kayo dyan. Mag-aaral muna siya. Balik ko tayo kay ano. Anong plano po nyo kay Boboy? Ano talaga?
mapokus ko yun na kailangan ko paggamot niya. Ulit kasi sabi ko nga, hindi, okay lang na. Yung plano nyo kay Kuya Buboy, kasi meron daw po siyang pwedeng mauwi sa leukemia. O leukemia na. Mauwi sa leukemia raw pag mapabayaan. Anong dapat daw pong gawin na yun? Dapat sabi nung mga, yung doktor. Nandito ba siya nung last month, yung scholar, Wala po siya, no? Hindi, nagbantay sa kuya niya na sa hospital din. Okay. Yun, kailangan ng mapacheck up ulit na yun. Para hindi na mauwi sa lokal niya. Si Bunso na lang. Bunso, ano yung pwede mong maipayo sa mga kabataan ngayon? Ngayon ko muna sa pag-aaral nila. Pag-aaral, okay. Ano namang mapapayo mo sa mga sobrang gwapong gaya mo? Habulin ng babae. At saka lalaki. Bakla. Meron din ba? Ano po? Bakla. Ah, wala ito. Ang bati kuya mo. Nahabol ng bakla. Si Kuya Buboy. Bongbong. Ah, kala ko si Buboy. Si Kuya Bongbong yung panganay. Nako. Nahabol ng bakla. Nahabol pala ng... Kailan siya nahabol ng ano na yun? Nahabol ng bakla? Yung nakaraang January. Bakit to? Sige nga. Nagpasok sa... May birthday kasi. Oo. Sinumbila sila. Siyempre mga kaibigan na ito birthday sila. Yung palang birthday na yun, maraming bakla. Nako. Eh, gusto raw siya ng baklang isa. Oh. Ginawa naman ng buboy na ako na umuwi, hindi na nakikain. Umuwi na si buboy. May mas bumbong umuwi na rin. Eh sinunda nung, sino yung bakla yun ano? Yung sumunod kay kuya mo. Lumabas kay Katyan, sabi ni bumbong. Hindi ka lala, masasaksakin kita nitong kutsilyo eh. Sabi ni bumbong. Umuwi na nga kami para hindi kami ah. Eh sabi naman ng bakla. Nasa loob ba? Antok na. Ba't kasi ka kami? Lalaki kayo. Kapag anuhan kayo lalaki. Nako. Sabi ni bumbong. Anuhin mo nga mama. Sinasabi kong ayaw ko eh. Pinipilit akong isama sa madilim. Ba't ka ko? Kaya sabi ko nakapunta. Nakakatakot ito na. Eh sabi ko sa mga bata, kaya umpisa nun, pag-anoan dyan lang talaga sila sa loob ng bahay. Bunso, layo-layo ka sa mga ganun, ha? Bunso, layo-layo ka sa mga ganun, ha? Nay, bantayan niyo yung mga anak niyo sa mga bakla. Naku, nabulin pala sila ng mga bakla. Ito, iba ugali nito. Hindi niya nagustuhan. Sabay karepas o isa bahay, magpakwarto yan. Papag na siya hindi sa kama ulit. Pag pumasok na andyan ako, ang problema akong wala ako. Sabi ko, mas masarap mamang dito ka lang. Lalo na mamang ganun na lang. Basta tayo andyan ka. Kasi si Papa hindi na imigil na galang sa tao. Labas-pasok na lang raw ang tao sa amin. Si Papa mo? Ano? Ba't di na ginagalang si Papa mo? Eh, wala nang kakibo-kibo eh. Hindi na siya masyado. Magsalita man, utal na utal. Nay, last na lang. Ano ba talaga yung, ba't parang yung buhay natin, parang nakapako sa ano? Ako ganun eh. Kasi sabi ko, ama, ba't ba ganito? Hindi man masabi, hindi kami sa pagsamba. Madalas man kami tayo. Sino kaya yung kulang, Nay? Yun ang hindi ko alam tayo kasi yung mga nagsabi din sa mga matagal na mga kasama ni Ron. Baka karma raw ni Ron ito, kami nagpapasan. Yun ang sabi mo. Kasi dati. Bakit to kakarmihin? Nung may asawa yung una tayo. Yung anak niya namatay lahat, namatay asawa niya. Bakit? Napabayaan ko po. Napabayaan niya? Pero yun, alam niyo po yun na may asawa siya tapos hindi kinasama niyo? Hindi ko po alam kasi nung sumama, nagligaw sa akin siya, wala na siyang asawa.
patay na raw po pala yung asawa. Ngayon ko lang naman ito nalaman sa mga kapitbahay nila San Rafael kasi kami dati bali sa sapa. Sabi ng mga kumari niyang, Mari, alam mo yung ano ni Paring Rony? Karma na yun, Mari, dahil yung biyan ng dati. Sobra raw ang iyak. Yan yung sinasabi ko. Pagka nagtanim po kayo ng pangit. Aalan yung pangit. Pero ang inaano ka naman? Pero tay, ako naman. Kayo, kasama kayo dun sa ano yun, no? Kasama ko kayo dun sa paghihirap. Kasi ako tay, hindi ko man masabi ano, dahil magulang ko, yung mga buhay ko na magulang ko. Sacrifice din ako. Eh kung hindi ako mapagmahal sa kapwa, siguro naman, wala din nagmamahal sa akin. Paano kaya nga yung gano'n eh, no? Pero siguro kung mas kinilala niyo muna siya, baka siguro... Kasi nangyari yung tay na hindi ko siya lubusang... Kaya nga nakita mo pag tumawag ako, oy, kasi yan ang ganito nangyari. May amo ko sa San Rafael, si Norman Francis. Pinutusan ako doon sa Sabana na yun ako nakatira. Yung pala si Ronnie, siya kitang bukid. Ano po yun? Nagsaka ng bukid. Kaya ko lang siya pinakasamahan dahil sa buhay kong sinagip niya. Ipinagtanggol niya ako sa tatlong taong rapin ako. Yung mga kilala niya yung mga tao. Magaling niya nung kabataan. Yung mga tao, mga samurai ang dala. Siya at siya ko lang ang dala niya. Bunso, yung kwento ng buhay ng mama at papa mo ha, yan yung gamitin mo na para hindi maulit-ulit. Yung pagka nagtanim ka ng di maganda, aani ka na yun. Ganun din. Yun yung laging ilagay mo. Kaya kung lahat kabutihan ang gagawin mo, ibibless ka ni God. Yan lagi mong ilagay sa isip mo, ha? Okay? Kasi gusto ko maging mas better ka, mapabuti kayo ng kuya mo. Kaya siguro nakuha ng scholar yung kuya mo, talagang may reason at purpose si God. Pero yung kabutihan ng puso mo sa mama at papa mo, yung ganyan. Yan nga, magpa-baby muna kayo. Huwag muna kayong masyadong pumasok doon sa mundong hindi pa dapat doon, ha? Okay? Okay. Wala na. Nakakalungkot yung mga kabataan niya. Iba na. Hindi, gaya na yung isa niyong anak. Pero... mabuti naman doon sa anak niyo, tinatakasan niyo yung mga mahabol na bakla sa kanya. Eh baka susunod, ikaw yung habulin nila, sa liit mo hindi ka... Eh baka mapilit ka nila, anong gagawin mo? Kumari, nandoon sa kalye, yinakap ka ng isang ano... marunong ka bang magkarate kid? Ha? Kasi gaya ng kuya mo, tignan mo, tumakbo lang umuwi sa inyo. Kaya mag-aaral kang ano, karate kid. Ano, tawag doon, taekwondo. Taekwondo. Okay, sige. Ilang brief ang gusto mo, Bunso? Ha? Hindi kahit alam. Okay. Kailangan talaga ng brief kasi baka masisilipan siya ng mga mahabol na bakla. At saka yung ano ni Kuya Buboy mo. Mag-aaral kayong mabuti ha. Okay? Laging tatawag kay God. Magpe-pray. Okay? Maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa amin, tumutuloy. Nawa po yung bigyan ng mahabang buhay na parang tulad namin may natutulungan din po. Salamat po ng maraming.